Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Jenny Apelo. So guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mag-drive ng manual transmission car, tsaka yung mga dapat gawin bago kayo mag-drive or magpatakbo ng sasakyan. Pero bagong lahat, please like and share and subscribe my channel, lalo na po sa mga bago pa lang dito sa channel ko. So yun guys, kakatid ko lang sana ako sa school. Kakatapos ko lang din mamalengke. And then, andito ako ngayon sa subdivision namin. Naisipan ko mag-vlog. Pero don't worry, hindi po ako nakakasagabal sa mga sasakyan dito dahil konti lang naman dumadaan dito. Tsaka nasa safe naman tayo na lugar, nasa gilid tayo. So wala naman tayong naaabalang mga sasakyan. So bago tayo mag-start, pakita ko muna sa inyo yung loob ng sasakyan. Magka-ride muna tayo, ha? So yan, medyo makalat yung loob ng sasakyan. Hindi pa ako nagpa-car wash kasi nag-uulan. So sayang naman kung magpapa-ano tayo. So ang laman nito, yan, medyo makalat. So pasensya na kayo guys. So ayan, yung mga damit ng anak ko to. Para if ever na may puntahan kami. Kasi syempre, bata, pawisin. Meron siyang pamalit. Ng damit. Then, yung mga papeles, yung mga insurance, nandito sa loob ng black na to. So, ayan. So, may tissue. CD. So, hindi ko ginagamit yan eh. So, ito yung aking charger. Ito yung USB niya. Ayan. So, ayan lang. Medyo makalat siya. So, ito naman. Tagal natin to. So, ito naman yung sa gilid. Ayan. May basahan ako dito kasi kapag umuulan, meron akong pamuna sa loob. Yung mga tulo-tulo. So, meron akong pamaypay. Atensya na kayo dyan. Kapag minsan umaalis kami, ayan, ginagamit ko yung pamaypay. Ayan. So, yung dala kong laging jacket. Ayan. So, dito naman, sa harapan, ano ba itong meron dito? Mga bariya, panali ko sa buhok. Marami akong panali sa buhok, guys. So, yung mga calling card. Ayan. Ito. Bukas yung aking makina kasi mainit. So, ano ba ito? Ito. Sun visor ba tawag dito? Pag mainit, nalagay sa bintana. Diyan. Ito ba? Susi. Diyan, sanitizer. Yan. Wala naman ganong laman. So, ito, mag-uupuan. Naglalagay ko ng una sa upuan kasi gusto ko, medyo angat ako. Yan. So, yan ang aking, medyo madilim guys. Yan. Madami ang aking carpet. Dilim. Yan. So, kung nag-drive ako guys, nakataa ako kasi hindi ako sanay na mag sapatos or mag rubber. So yan, tatlo yan. Mamaya didiscuss ko sa inyo yan kung mga paano gamitin yung mga yan. So yan. Ito sa likod. Yan, ako medyo makalap. Pasensya na kayo, nakakahiya. So wala pang damit yung aking car seat bang kasi plano namin na ano ba na may papel pa. Wala pang cover tong car seat kasi plano namin siya na ipa-leather seat. So, papagawa pa lang kami. Kaya ganyan. Ayan. So, start na tayo. So, guys. Ayan. Start na tayo. Start na tayo sa dapat natin gawin bago tayo umalis ng bahay or bago natin patakbuhin yung sasakyan. So guys, dapat alam natin yung sinasabi na blow baguettes. So, importante yun. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang aalis. Hindi mo chine-check yung sasakyan mo kung okay ba siya. So, may tinatawag tayong blow baguettes. Yung blow baguettes, nag-stand siya sa yung letter B. So, yun nga, yung battery kailangan i-check bago tayo mag-start ng sasakyan.
Next is L. Yung L naman po is light. So check mo yung ilaw mo kung umiilaw ba yung ilaw, yung mga ilaw mo. Ang tawag ito, yung nasa harapan, yung dalawang ilaw doon. Pasensya na, medyo hindi ko po alam yung tawag sa ilaw na yan. Check mo kung umiilaw ba siya sa likod. Check mo rin. Importante yung ano rin, yung brake light. Check mo kung umiilaw ba yun. Kasi yung brake light kasi, doon nalalaman ng sasakyan sa nasa likod mo kung mag-brake ka ba o hindi. Kasi warning yun, kumbaga. And then, importante rin yung mga signal light. Check mo yung kaliwat kanan kung umiilaw ba yun. Okay na tayo sa lights. Yung O naman yung oil. So, kailangan mong, actually, sa, ano siya sa hood siya eh. Kailangan medyo, ano kasi, mainit kaya natatamad ako lumabas. So, yung oil, check mo siya kung nasa level ba siya. Mamaya, ubos na pala yung oil mo, natutuyuan ka na pala ng oil, bigla kang aalis. Delikado, baka magkaroon pa ng problema. So, kailangan mong i-check yung oil mo kung nasa level ba siya. Actually, may mga preventive maintenance din yun eh. Nag-change oil tayo every 1 month, every 3 months, 6 months, ganyan. So, may mga kilometer din siya kung ano, kung palitin na or kailangan mo na mag-change oil. Next, yung water. Yung water, check mo rin yung water kung nasa level ba. Actually, meron naman siyang ano dun eh. Meron siyang, makikita mo sa hood, may container doon, so may level siya. Check mo kung naka-level ba yung water na yun. Nakatingin sa mga sa labas. So, yung water, check mo kung meron ba siya, may laman ba siya. Lalo na yung radiator. Yan, importante rin yun. Check mo rin yun. Kung may tubig ba siya, mahirap na. Mamaya, ma-overheat ka. So, kailangan check mo rin yung radiator mo kung may tubig ba siya. Next, B. Brake. So, importante yung brake. Pakita ko sa inyo yung brake. Guys, yung brake. Sa gitna. Kailan, ang harang to. So, pasensya na guys. Medyo nahihirapan ako mag-focus. So, ito yung brake. So, check mo siya kung gumagana ba siya. So, check mo siya kung gumagana ba siya. So, importante yan guys, ha? Next naman is letter A. A for air. So, check mo yung bulong mo kung may hangin ka ba. Mamaya, flat ka pala, tumatakbo ka. Malambot pala yung gulong mo. So, bago ka umalis, magpahangin ka. Kung alam mo naman na medyo malambot yung gulong mo, check mo muna. And then, magpahangin ka kung malambot. Next, letter G. G, gas naman. So, syempre, check mo rin yung gas mo kung meron ka pa bang gasolina. Mamaya, bigla kang umalis, wala ka palang gasolina, mahirap na matirikan sa itna ng kalsada. So, magpagas ka muna. Kung alam mo naman na kukulangin, lalo pag malayo yung pupuntahan mo. So, maganda na rin na sure na magpagas ka na lang. Ayan. Next, engine. Yung engine naman, yan, check mo rin yung engine mo kung okay ba, kung wala pang problema. Kita mo naman yun, pagbukas mo ng hood, start mo, kung okay ba siya. So, yun, engine. Next, tire. Gulong yun. Yun nga, sabi ko nga, check mo kung malambot ba yung gulong mo. Kung malambot, magpahangin ka. Check mo rin kung wala bang butas yung gulong mo. Kung good condition pa ba, kung good condition pa siya. So, actually, makikita mo naman din doon kung manipis na yung gulong mo. Kung manipis na, kailangan ng palitan. Lalo na pag malayuan ng biyahe. Yan, importante yan. Lastly, S. Self. Siyempre, kailangan handa ka mag-drive. Alam mo kung saan ka pupunta. Nakaplano kung saan ka dadaan. Mahirap kasi yung pupunta ka sa isang lugar. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Doon ka pala mag-iisip. So, maganda na alam mo na kung saan ka dadaan. At maging handa ka bago mag-drive. And guys, tuturo ko naman sa inyo yung gear ng manual. Ayan guys, ito yung cambio. May cover siya eh, kinoveran ko. Tanggalin ko muna. Ayan. So, ayan. Yan ang cambio. So, ito sa taas, primera or first gear. So, unang takbo mo, mag-first gear ka muna. So, kapag naka-velo ka na, mag-shift ka ng second gear. Then, kapag velo ulit, tuloy-tuloy takbo, tresera, kwarta, kinta. Ito yung kinta, medyo mabilis na ang takbo mo niyan. So, kailangan nakakinta ka na. Reverse. Ito. Reverse naman yan kapag aatras ka. So, kapag mabilis ang takbo mo, for example, nasa una ka, primera, nagsegunda ka na, tuloy-tuloy ang takbo mo, nagtresera ka,
Tapos medyo ano ka, bumagal ka, nag-minor ka, medyo bumagal ang takbo mo sa, yung takbo mo, mag-second gear ka. Kasi kapag tinuloy mo pa siya, tsaka nagkwarta ka, mamamatayan ka ng makina. So, kailangan, pag nasa tresera ka, medyo bumagal ka ng takbo, pababasan mo yung gear mo, mag-dos ka. So, kapag nagtuloy-tuloy ka ulit ng takbo, tresera, kwarta, hanggang kinta. So, yun, idea lang to guys ha. Kumbaga, kailangan nyo pa rin mag-enroll sa mga driving school. So, next, pakita ko sa inyo yung... pakita ko sa inyo yung mga inaapakan. Sa manual, meron tayong tatlong apakan. Ito yung gas. Teka lang. Ito yung gas, brake, clutch. So, sa automatic, dalawa lang yung inaapakan eh. Sa automatic kasi, dalawa lang yung inaapakan. Gas, tsaka brake. Walang clutch doon sa mga matik. So, madali lang yun eh. Mas madali yun. Sa manual kasi medyo komplikado. So, kailangan marunong ka mag-mix ng clutch tsaka ng gasolina. Medyo nahihirapan ako mag-demo sa inyo kasi ako lang mag-isa. Walang tagawak ng camera ko. So, tatry ko lang pakita sa inyo yung ano lang naman, yung basic lang na pagtakbo. Para lang magkaroon kayo ng idea. So, wait lang ha. Guys, bago tayo mag-drive, kailangan nyo muna mag seatbelt. Yan. Importante ang seatbelt guys ha. Ako talaga sanay mag seatbelt malayo man o malapit. Mag seatbelt talaga ako. So wait lang ha. Nakikita nyo ito. Handbrake yan. So kailangan nyo mag handbrake kapag titigil kayo. Or magka-park. Para hindi tumakbo yung sasakyan nyo. Kasi yung iba nakakalimutan mag handbrake. So, yun nga, tendency umaandar na sasakyan nila, hindi nila alam. So, guys, yan. Turo ko lang sa inyo, guys, yung ano, ha, yung basic lang. Yung ano, yung ginagawa pag unang takbo. So, ang gagawin nyo lang, teka lang, ano ba ito nakaharang? Ayan, so, guys, ganito muna ang gagawin natin. Apakan natin yung brake. And then, release natin tong handbrake. Ayan. So, nakaapakan na sa brake. Ayan. Ay! So, ayan. Ito yung cambio. Bago kayo mag-cambio, make sure na nakapress yung clutch. Nakapress yung clutch. Kita nyo ba? Ayun. Naka-press yung clutch. And then, primera. So, kapag bago kayo, ano, bago para umandar, i-release nyo ng konti yung clutch. Tapos, gas tayo. Ayun. Mahirap siyang, ano eh. Neutral natin, handbrake. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-drive ng manual. Kahit na sandali ko lang na turo sa inyo. Tsaka yung mga dapat nyong gawin, yung mga dapat nyong i-check bago kayo magpatakbo ng sasakyan. So guys, ano lang yun na idea lang yun. Binigyan ko lang kayo ng idea. Pero much better pa rin na mag-enroll kayo sa driving school para malaman nyo yung proper ng paggamit ng cambio, gasolina, tsaka clutch kasi medyo komplikado siya, medyo kailangan masasanay ka kasi kung hindi, mamatayan ka ng makina. So, kapag nag-aral ka sa mga driving school, matutulungan ka ng proper na pag-drive. Tutulungan ka rin para malaman mo rin ang mga traffic rules and regulations, mga signages. So, kasi importante yan, lalo sa pag nasa kalsada ka na para meron kang knowledge. So guys, hanggang dito na lang po. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Click nyo lang po ang bell button para ma-notify kayo sa next video ko. So see you on my next video. Thank you for watching.